Malaking perwisyo po sa mga pasahero kapag mabiktima ng mga taxi na kinabitan, mga tinatawag na batingting sa metro. Ang karaniwan niyo hong kasing singil sa taxi, nadodoble at kuminsan triple pa. May live report saan si Love Aliver. Love? Nako, tama ka dyan, Connie, no? Bago po tayo sumakay ng taxi, syempre pa, mga kapuso, no? Unahin po natin ang ating kaligtasan. I-check po natin yung mga compartment kasi kadalasan may mga umodos operandi na ganyan na meron palang tao sa likod ng compartment. At i-text po natin yung mga body number at plate number ng mga taxi na sinasakyan natin sa ating mga kaibigan o sa mga taong kakilala natin para sigurado po tayo. At ito na nga, ang pinaka dapat po nating tandaan pag sumasakay ng taxi ay yung metro. Kung meron bang batingting, dahil karamihan ng mga taxi sa Metro Manila ay nagkakaroon po ng mga batingting. Kanina nga po ay sumakay kami sa isang taxi na merong batingting. Bumiyahe kami mula Timog Avenue patungong Filcoa, magyu-U-turn hanggang makarating muli ng Timog Avenue. Pansinin ang mabilis na pagpatak ng metro, pati na rin ang kilometrahe. Otomatiko kasing pumapatak ng karagdagang 3 pesos and 50 centavos ang metro sa tuwing pagaganahin ng driver ang batingting kahit na wala pang 300 meters ang nababiyahe. Maaaring ilagay ang batingting na tulad nito sa paanan ng driver, cambio, speaker, radio, pintuan, ilalim ng pintuan, manibela o maging sa wiper. Okay, sa loob ng 31.4 kilometers, tayo po ay napresyuhan ng 404 pesos. At ngayon, sir, matatanong ko po sa inyo, sir, paano po ba malalaman ng mga motorista na yung sasakyan nilang taxi ay may batingting? O anong dapat nilang i-observe sa loob ng taxi? I-observe nilang yung metro. Titingnan nila kung yung patak mabilis. Mm-hmm. Kasi yung first 500, doon natin malalaman ngayon yung bagsak ng metro. Mm-hmm. Mag-a-addition siya ng 350. Mm-hmm. First 500 yun. Then succeeding siya ng 300. Mm-hmm. Another 350 na naman yun. May karapatan po bang halimbawa bumaba ang isang pasahero pag nalaman niya na kuya parang may batingting or hindi tama yung pagpatak ng metro? Meron siyang karapatan. Kuhanin lang niya yung resibo. Okay. Tapos pwede siya mag-complain sa LTFRB. Okay. Sa parehong ruta, umikot kaming muli. This time, hindi kami gumamit ng batingting at ito ang naging resulta. 7.7 kilometers lang po ang itinakbo natin. Yun po talaga yung totoong haba ng ating biyahe. At yan po ay nagkakahalaga lang ng 124 pesos. Ayan mga kapuso, ayon pa kay Mr. Arnel Paz, ang Resiling Officer ng LTFRB, kailangan po nating maging mapagmasid, huwag po tayong magpalamang, ipagbigay lang po natin sa otoridad kung sakaling po tayo mabibiktima ng ganitong sitwasyon para mabigyang leksyon ng mga driver na lumalabag po sa batas. Sa mga may reklamo, pwede po tayong tumawag sa LTFRB hotline 426-2515. At yan po muna ang aking update mula dito sa Filcoa. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Love Aliver.